kayo dati? Siselas ka. Hindi. Naisip ko lang na baka yun yung rason kung bakit siya nagkakaganyan kasi may gusto siya sa'yo. Iba ang gusto ko. Ngayon, sabihin mo sa akin na wala kang gusto kay Diego. Naku, pareho tayo, sir. Single din ako. Eh, anak po, sir. May anak kayo? Wala rin. Mukha mo siya mabayat. Simpleng tao. Paano nang madaling makasunod? Parang masyado ka interesado. Crisanta, simula pa lang ng mga bata tayo. Alam kong gustong-gusto mo nang agawin si Diego sa akin. Paano mo nagawa yun? Siyempre, may mga bagong multo lang. Wala pa silang alam gawin. Tapos, may mga medyo matagal na dito. Yung mga yun, natuto na silang magpagalaw ng mga bakay. Tapos, mayroon din namang malalakas na namulto. Marami na silang powers. Matagal lang yung magkaibigan ni Crisanta. Kaya kung ibala ka maligaw, kailangan mo na dumaan sa akin. Maaasahan ka talaga. Siguro tuwang-tuwa yung nanay mo sa'yo, no? Totoo po niyan, lagi po kasing galit sa akin yung nanay ko. Pag nakikita ko lang po talaga kayo tsaka nakakasama, hindi ko lang humapigilan na isipin na sana ho naging katulad niya na lang yung nanay ko. Uy, Diego! Tara, shot ka muna! Hi, ma'am. Ano po order niyo? One banana pineapple shake. Okay po. One banana pineapple shake. Opa. Sige po, tatawagin na lang namin kayo. Okay, salamat po. Cheska, ang dami mo rin namang na-shopping. Of course. Thanks to my daddy's credit card. Wait, di ba juice bar niyo to? Libre mo naman kami. Oh, sure. Yun lang naman pala eh. Cheska, look. Isn't that that Crisanta girl? Anong ginagawa niya sa juice bar niyo? Whatever she's doing here, yan yung pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Hindi siya pwede tumutong sa teritoryo ko. Come on, girls. Let's teach that stupid girl a lesson that she'll never forget. Ay, ito ha. Hi, ma'am. Ano pong order niyo? Yes, can I order one large mango banana raspberry with soy milk and honey instead of sugar and less ice? Okay po. One large mango banana raspberry shake with soy milk, honey instead of sugar, at less ice po. Wait. Can you change blueberry instead of raspberry and almond milk instead of soy milk and cocoa sugar instead of honey? Okay po. Bale, one large mango banana and blueberry with almond milk and cocoa sugar, tapos less ice po. Sandali. Nagbago-isip ko. Ano na lang. One large pineapple, coconut, and banana. Yogurt instead of milk. Thank you. Ma'am, baka ho gusto niyo humunang pag-isipan yung order niyo? Aba, bakit? Hindi ka ba makasunod? Hindi naman ho. Mukha lang ho kasi kayong hindi ready mag-order. Ako ang hindi ready mag-order? O baka naman ikaw hindi ready kunin ang order namin. Alam mo kasi simple lang naman yan. One large mango banana pineapple, yogurt instead of milk, honey instead of sugar, a dash of vitamin C and zinc. Siguro naman yung nakuha mo na. O baka naman you're just too stupid. Kunin mo na rin yung order ng mga kasama. James! James! Oh, kuya! James! Kuya! Nay! Nay, si kuya lasing! Nay! Ano? Lasing po si kuya! Diyos ko, ano nangyari sa batang to? Nakuto, may problema ba ang kuya mo? Hindi ko po alam! O, sige, tulungan mo ako. Mag-init ka ng tubig para may maspasan to, ha? Sige na! James, pina tubig!
naglasing. Order's ready po for Ma'am Cheska. Dali mo dito. Tagal, ha? Mango, banana, pineapple with yogurt instead of milk, honey instead of sugar po, at saka pinalagyan nyo rin ho ng a dash ng vitamin C at ng zinc po. Hindi itong in-order ko, ha? Malinaw ho na yan ho yung in-order nyo, ma'am. Sinulat ko pa ho gusto nyo makita. Mali ka. Alam mo kasi, you're just too stupid for this job, kaya mali-mali yung order namin. Ang pangit ng lasa! How do you expect me to drink this? Eh, baka naman gusto mo ikaw uwi na ito, ha? Ano? Masarap ba? Masarap ba? Ang sumasobra na huyata kayo. At malapad pa. Ha? Malapad pa! Pabay ka! Hindi ka naman pwedeng gawin yan. Hindi ka naman pwedeng patalsikin na lang itong si Crisan. And why not? Dahil ako mismo ang nagpasok sa kanya dito. Why would you do that? Dahil scholar ko siya. Scholar? Oo. Ano ba talaga nangyayari dito, ha? Bakit ba kayong dalawa nag-aaway? Itong scholar mo, mami, nag-start ng gulo. I told her she gave me the wrong drink. And then, grabe naman nagalit. Ang pangit-pangit na nga ng lasa. Ma'am, kayo huwag nagtapon ang inumin niyo sa akin. Ikaw kaya nagtapon sa floor? And why would I do that? Hindi... Ma'am, hindi ko rin alam. Hindi ko nga rin alam kung bakit yung ako pinag-iinitan eh. Shut up! The nerd na magsinungaling ka pa. Tita, she's lying! That girl is a liar! 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 See, Mami? Hindi yung ako sinungaling. Mami, hindi ako sinungaling. Hindi ko alam kung bakit ako yung ako inaaway dito. Nananahimik ako! Tumigil na kayong dalawa, ha? Nakakahiya sa ibang customer. Nakatingin na silang lahat sa atin. Ano ba kayo? Ma'am, dano'n din maniwala mo kayo sa akin. Wala ako kung ginagawang masama. Kung ano yung in-order sa akin ni Cheska, yun yung binigay ko sa kanya. Tsaka, ma'am, ako maliwa akong pumatol ako. Sorry po. Pero hindi ho ako talaga nagsimula. Ma'am Geraldine, mahal ko po yung trabaho at kailangan ko ho ito, ma'am. Ginagalang ko kayo at hindi ko gagawa ng kahit na anong makakasina sa business niyo. At lalo-lalo ho sa tiwala ninyo sa akin, ma'am. Maliwala kayo sa akin. Wala ho
Huwag ka papaloko dito sa drama queen na to. She's lying. I really think you need to get rid of this girl. Palpak na nga sinungaling pa! Sisirain niya lang yung business natin. I promise that. Sandali, sandali. Yung ba talaga nangyari? Of course, tita! Ask your staff. Excuse me. Bawalang galang na ho, no? Nakita ko lahat ang nangyari. Wala naman talagang kasalanan yung barista eh. Yung anak ninyo, ayan talaga yung totoong nag-umpisa. Oo nga. Binuhusan mo ng drink yung barista. Bully ka. Eto, gusto mo gawin ko viral to? Sandali ah. Miss, pasensya na ha. Pwede bang pakidelete na lang yung video? Ako nang bahala sa anak ko pag sasabihan ko siya. Pasensya na. Why am I not surprised na magtutulungan niyo ako? Fine! Blame me! Like I care! Jessica! Jessica, sandali! Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, patawarin niyo mo ako. Wala naman yung talaga akong ginagawang masama. Sorry po. Ikaw na bahala dito. Gusto nyo talaga. Hindi, Diego. Nasasarapan mo lang ako. Diego, please. Kumising ka. Hawakan mo naman ako. Criselda. Sino na naman yung Criselda, kuya? Bago mong GF? Hayaan mo muna makatulog si Diego. Alam ko ba sa batang ito, bakit naman kasi naglasing? Alam mo man yung may exam bukas? Mga storbo kayo. Pwede. Ikaw pa talaga yung nag-sorry? Eh, wala ka namang kasalanan. Siyempre, nahiyari naman ako kay Ma'am Geraldine dahil dun sa gulo na nangyari sa shop. Baka nga pati sila ni Jessica magkatampuhan dahil sa akin eh. Jessica! Jessica, bumaba ka dito! Mag-uusap tayo! For what pa, Mommy? Ginudge mo na rin naman ako eh. Mas kinampayan mo pa yung scholar mo kaysa sa akin na anak mo. Hindi totoo yan. I'm just being fair. Wala namang kasalanan yung tao eh. Wala kasalanan? You don't know anything. Kaya nga gusto ko mag-usap tayong dalawa dahil gusto ko malaman ano pa talaga ang nangyari. Baka pa pinag-iinitan mo siya ha? Dahil ba dun sa lalaking gusto mo? Alam mo ba? Parang hindi deserve ni Jessica magkaroon ng ganong kabait na nanay, no? Lahat naman tayo, karapat-dapat na magkaroon ng mabuting nanay. Yung nanay na mabait, maalalahanin, pagmahal, maalagain. Katulad ni Ma'am Geraldine. Inagaw niya sa akin si Diego. Anak, pwede ba? Hindi mo kailangan gawin to para lang sa isang lalaki. Mommy, he's not just some guy. Siya lang yung naging totoo sa akin. Siya lang? Lahat kami totoo sa'yo. Really? Then why do I feel na mas kinakampihan mo pa yung kasanayan kesa sa'kin? The way you describe her, the way you compare me to her, the way you wish I was like her, I'm sure hinihiling mo na sana siya na lang ang anak mo. Kaya mo nga siya kinampihan, di ba? Hindi totoo yan. Prove it! Fire her! I can't do that! Hindi tama yung pinapagawa mo sa akin!
Wala lang natin totoo ngayon. Elena, tampak mo sinisigaw ng mami mo. Daddy, I'm sorry. Diba sinabi ko sa'yo na huwag kang sasagot ng pambalang sa mami mo dahil kung hindi palalayasin kita... Raymond, please! Ano ba? Ha? Tumigil ka na nga! Tindisiplina ko yung anak natin! Sige na, Cheska. Umakad ka na sa kwarto mo. Crisan? Nay? Oh, pinagtabi ko kayo ng ulam. Kain na muna kayo. Ah, talaga? Eh, di mabuti naman. Salamat. Ah, anong ginagawa mo? Nag-review ko kami, Nay. May midterms po kasi kami sa mat bukas. Ah, bukas ba yan? O, eh, teka muna. Bago ka muna mag-review. Mamaya na yan. Teka, ang dami kong labahin, oh. Pakialam mo kasi wala na ako susuotin, oh. Ayan, pambahay ko. Tapos susuotin ko sa pagpasok ko bukas. O, ayan. O, tingnan mo mabuti. Ayan, oh. Andiyan na, ha? Lahat siya. Kung mabagal-bagal ka pa eh. Ay, tapos ito, importante ha, bibiling ko sa'yo. Ayan, manipis ang tela nito, ha? So, kakamayin mo, ha? Baka naman paahin mo. Yung iba dyan po pwede, ha? Yung mga maong. Pero ito, ha? Kamay ang gamitin. Huwag tatamad-tamad, ha? Mahal yan. Tapos nga pala, itong sapatos ko, bumuka na. O, pakidikit na rin, ha? Pagkatapos mo maglaba, ha? O kaya, unahin mo to, tapos saka ka maglaba. Ha? Bahala ka na. Pagod ako eh. Mapapahinga ako. Maliligo na ako, tapos kakain ako. Matutulog na ako, ha? Ikaw na bahala dyan. Ha, Crisan? Mamaya lang magre-review. Mauna ka na. Huwag mo nalang intindihin yung sinabi ng daddy mo, ha? Mami. Sino po ba talaga yung totoo kong parents? Buhay pa po ba sila? Anak, sa tingin mo ba kaya kita pinapagalitan dahil hindi kita mahal? Me, if you don't like me na, return me na lang to them. Jessica. Ayoko kung may problem sa inyo. Ako lang ang mami mo, ha? Galing ka sa puso ko. Please don't think na hindi kita mahal. Dahil sa palagi kitang pinapagalitan, huwag mong iisipin na hindi kita mahal dahil mahal na mahal kita. Anak, kaya ko yung ginagawa kasi gusto kong lumaki kang isang mabuting tao. Pero kasi, Mommy, sometimes I feel like you don't love me na. Na hindi na ako part ng family. Anak, huwag na huwag mong iisipin yan, ha? You are my only daughter. Mahal na mahal na mahal kita. Hmm? Lagi mong tatandaan yan. Alam mo, someday, pag nagkaroon ka na rin ng pamilya, may intindihan mo lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Basta palagi mong tatandaan na mahal ang mahal kita, ha? Ay, nga dito. Nasa kapag tayo nasa wisyo. Teka,
Lagi mo nalang pinapamukha kay Cheska na ampun siya. Hindi lang yun. Tinatakot mo pa yung bata. Kaya naman lalong lumalayo yung loob sa atin eh. Alam mo ba ngayon, ha? Tinatanong niya sa akin kung sino daw ba yung totoong mga magulang niya. Sinasabi ko lang sa kanya ang lugar niya sa bahay na to para hindi siya sumasagot ng pabalang. Well, it doesn't help. You know what will actually help? Layuan mo yung scholar mo. Kasi kung hindi mo napapansin, siya na lang lagi ang buong bibig mo. Sinama mo pa sa juice bar. Pahirang nararamdaman ng anak mo na mas importante pa siya kaysa sa kanya. Hindi totoo yan. Well, she's acting out kasi nagseselo siya. Sandali, sandali. Parang pinabaliktad mo yung sitwasyon eh. Ako na ngayon na may kasalanan dito? Mali ba na tumutulong ako sa ibang tao? Mali ba na tinutuwid ko yung landas ng anak natin? Mali ba yun? O sige, sige. Simula ngayon ah, hindi na ako makikialam. Gusto mong takutin yung anak natin? Sige! Takutin mo ng takutin! Bahala ka sa buhay mo! Geraldine! Geraldine! Napaka-unfair lang, Lola eh. Dahil sa akin sinisisi ni Raymond yung mga nangyayari kay Cheska at dahil din kay Crisan. Ay, baka naman nagsiselos yung anak mo kay Crisan. Lahat ginagawa ko para iparamdam kay Cheska na mahal ko siya. Because the last thing I want is to make her feel unwanted. Pero Lola, hindi naman tama na i-fire ko si Crisan o layuan ko yung bata just to please Cheska. Lola, we're not helping her become a better person. Tayo ang nakakatanda, kaya dapat tayo nagtuturo kung ano bang tama at mali. Eh, hindi kaya mas mabuti na medyo dumistansya ka na lang dyan sa scholar mo para wala nang gulo. I'm sorry, Daddy. It won't happen again, I promise. Pero kasalan naman kasi talaga ni Crisan yun eh. Ayokong inaaway mo si Geraldine. At mas lalong ayaw ko na ikaw ang dahilan ng pag-aaway namin dalawa. Pero tama yung ginagawa mo. Paramdam mo na nagsiselos ka. Paramdam mo yan kay Geraldine. Para hindi siya mawala sa'yo. And remember this. Huwag mong hahayaan na maagaw ng iba ang taong mahal mo. Pero mas pinapaniwalaan pa ni Mami yung Crisan na yun kaysa sa'kin. She won't even fire her for me. Then you have to find a way para masira yung Crisan na yan sa mata ng Mami mo. But you have to do it discreetly. Cheska, no more fighting, ha? Yes, Mommy. Have a good day in school. I love you. Ingat ka. Crisan? Ma'am? Magandang umaga ho. Kamusta ka? Okay naman ho. Pasensya na sa ginawa ng anak ko sa'yo kagabi, ha? Ma'am, wala na ho yun. Eh, ako nga ho, dapat humingi ng pasensya kasi bumali ko rin na pumatol ako. Sorry ho talaga, nakakahiya ho sa mga customers niyo eh. Crisan, can I ask you something? Meron ba kayong misunderstanding ng anak ko? Kasi si Cheska, hindi naman pala away na bata yan eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit parang pinag-iinitan ka niya. Wala naman ho. Are you sure? Opo. Well, sana maayos yun na yung gulo nyo ni Cheska. After all, wala kayong choice kasi makikita't makikita kayong dalawa.
din sa inyo nakakainom eh. Lasing ka lang. Eh, hindi, kaya nga gusto kita, sir. Gustong gusto kita. Gusto talaga kita, Alan. Una pa lang kita nakita. Ayoko na maging pare ko mo. Kasi gusto ko maging higit pa tayo dun. Pakaramdam ko na mahal na kita eh. Ma'am, alam niyo ho yung tatay ho namin noon? Kahit ho na sobrang layo po hundong Pasko, naglalagay na po yun ng Christmas tree. Yung star sa tuktok. Parang sinasabi ho kasi sa atin yan na lagi ho may pag-asa. Kasi lahat ng bagay, pwedeng maayos. May susumbong lang po sana ako. May nalaman po kasi akong ginawa ng isang estudyante nyo ngayon na nag-e-exam. So I guess tama yung natanggap namin yung reports na may isang student na nakakuha ng copy ng exam. Diyan ako dumating na ho yung panahon na hindi na ho patakas yung pagyak ko sa iyo. Nahuli na namin kung sino gumawa nito kay Crisan. It's your daughter, Cheska. She still feels guilty dahil hindi siya nakapag-donate doon sa kapatid ni Crisan. Wala naman siya kasalanan dahil ikaw ang gumawa lahat ng paraan para hindi siya makapag-donate. Napakasama mo! Pinatay mo ako!